Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Nang mag-walk out ang non-frail noong snap election 1983, nagsilbing hudyat para matanggal ang diktador na Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngayon naman pong nag-walk out ang non-frail sa halalan 2019. Ito na, darating na Lunes. Ano, bilang election watchdog, mauulit kaya ang kasaysayan? Pero, ba't nga ba sila nag-walk out? Kilatisin po natin. Good juror morning! Mga kalayan kayo, mga kapwa Pinoy. Sanin sa maayos kayong kalalagayan, sama po kayong dako ng archipelago at sulok ng mundo. Ito pa rin po inyo lagi handang maglingkod. Kilatis lagari po lamang dito po sa ating palatuntunan. Kilatis live online. Dito pa rin po sa himpilang KITV Philippines, isang advocacy TV. Aha, para ilagay sa kamay nating mga soberanong Pilipino ang batas bilang mga hurado sa trial by jury, isang patas na hukuman para sa lahat, sapagkat mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagmulat sa sanlibutan, sa kagandahan, kagalingan ng sistema ng hukumang hurado. Iyan po ang ating juror revolusyon. Iyan po ay araw ng Huwebes. Huwebes na po ngayon. Ibang petsa ngayon. Ang 9 na po. Ang 9 na ng Mayo taong 2019. Ilang tulog na lamang po. Halala na naman. Ano ba? Muli kayo ikakasah. Ikakasa ang simplified dagdag bawas. Baya hokus pikus. Mga kalayan kayo, mga kapwa Pinoy, noong 2010 na inumpisahan ang automated election sa bansa. Bago pa yan, abang pinagdidibatihan pa lang, isa na po inyong lingkod sa kumukontra. Kumukontra sapagkat nakinikinita ako po na simplified ang dagdag bawas. Mas pinadali pagka automated. Lalo na kung hindi maayos ang sistema. At hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao dyan sa Comelec. Eh, alam nyo, hindi naman sa sinasabi natin na lahat sila ay mga ungas. Kasi under duress din po sila. Kailangan nilang sumunod! Kala nyo bang ang gumagawa ng hocus pocus mga taga-Comelec lang? Iba pa nga, sabi, smartmatic eh. Ano smartmatic eh? Comelec ang hari pagdating sa halalan. Hindi smartmatic. Hindi rin solong mga taga-Comelec lang. May sindikato. Yung team hocus pocus na yan, mga kalahin kayo, mag-sindikato yan. At palagay ko, ito mga halimbawa, tingin ko lang ha, aliwala ko, halimbawa si Bilardi na nag-i-endorso ng mga kandidato kahit na mga kawatang bantay sa lakay o kilala na mga kawatang bantay sa lakay, palagay ko kasama yan sa hocus pocus o team hocus pocus. Yung naglalabas ng mga service, kasama din yan. Timokos Picos, yung Iglesia ni Cristo, na hindi naman importante sa kanila ang katangian ng isang tao, karakter ng isang tao, basta ang importante sa kanila, siya ay
nasa winner side. Parang mapakinabangan din nila, magamit din nila, may luklok nila yung mga miyembro nila ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno at magagamit nila para sa sarili nilang interest. Yan ang real state of the nation. Ngayon, paano ba ito simplified, dagdag bawas ng okos-tikos? Dito muna tayo mag-sumentro. Pero bago yan, paalala lang, ang pinakaunang-unang biktima ng dagdag bawas dito ay si Gat Andres Bonifacio. Sa halalan, doon sa Tinejeros, Cavite, yung Tinejeros Convention na Tinagurian, na ang dapat pa pakay lang noon ay pagbatiin, areguluhin ang gusot sa pagitan ng magdiwang at magdalo ng katipunan dyan sa Cavite. Pero biglang, alayin mo, halalan pala yung naging halalan yung convention. Ibig sabihin, pinaghandaan na ng mga ninaaginando at kanyang mga kapanalig. Kaya na-surprise itong grupo ni Nagat Andres Bonifacio na ito. Siyempre, ang mga boboto, mga kakampi nila, bukod pa doon, may mga laman na yung balota. So, ang ating dayaan sa halal, hindi katang-isip ito. Huwag ko tayo maniniwala dyan sa mga taga-Comelec, yung mga commissioner, lalo na pagkatapos ng halalan, sinasabi nila, clean, honest, credible ang ating halalan. Anak ng tutsa. Diba? Wala pa daw nahatulan kasi sa korte. Nga naman, wala pa nahatulan sa korte. E ano ba yung korte natin? Di ba hukuman palakasan? Ayan pala, kasabot din yan sa ating paniniwala. Kasabot din yan, mga justices dyan, o ilan justices. O hindi man lahat, at least mayorya. Ng justices sa Supreme Court. Ay nako. Exhibit number one. Si Andres Bautista. Attorney Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC. Nasaan ba siya ngayon? Ano ba ang kaso niya? Hindi ba sinumbong ng asawa niya? Dahil may nakita pang latigo dun sa kanyang kondo. Latigo ha? Mukhang AC/DC. Lumalabas, AC/DC dun sa mga balita si Andres Bautista. Pwede mamangka sa kahit wala ng ilog. yun. Pagkatapos, may nakita pa siya ng mga bank accounts. Pero hindi niya alam. Wala. Lingid sa kanyang kaalaman. At nakita niya kung kani-kanino napupunta yung sagdamakmak. Nanggigitata sa yaman. Ito si Andres Bautista eh. Pero anong ginawa ni Andres Bautista? Pumunta na Malacanang kay Pangulong Digong. Abi bakit? Bakit kay Pangulong Digong? Parang ipinahihiwatig eh, Pangulo. Ha? Ang pinahihiwatig noon, na alam ni Pangulong Digong na may nangyaring hokus-pikus noong nakaraang 2016. Ay, hindi lang natin alam. Sila lang nakakaalam nun kung ang Pangulong Digong ba ay produkto ng hukos-pikos o hindi. Ayan ha. So yan, malinaw na talagang nagkakadayaan sa halalan. Isa pa, bakit di tinutugis si Andres Bautista? Ang krimen na ginawa ni Andres Bautista, karumal-dumal po ito sapagkat ang unang kumbaga ay front line ng good governance ay nasa COMELEC. Sila ang inatasan nating mga soberano sa pamamagitan ng mandatong inatang natin sa kanilang mga balikat na nakadetalyo sa saligang bataas nating niratipika. Bakit hindi tinutugis si dating COMELEC Commissioner Andres, Attorney Andres Bautista? Iyan ang 15 billion pesos question. 15 billion po kasi ang diumanok inita ng mga team hokus-pikus o ng team hokus-pikus
noong 2016 election. Out of 15 billion, 2 billion ang napunta kay Attorney Bautista sa chairman. Saan napunta iba? At bakit hindi iniimbestiga ng kinaukulan ang COMELEC? Kasi hindi naman po pwede. Malinaw yun. Ha? Sa sentido ko mo ng kahit 7-year-old idiot, eh, hindi kayang gawing mag-isa ang hocus pocus ni Bautista. Marami siya mga kasabwat diyan sa COMELEC. Siyempre, papayag ba naman yung mga ibang komisyoner na hindi sila kikita? Eh, yung Tagalog Department nila, papayag ba yun? Eh, yung mga technician na, technical people nila, papayag ba yun? Eh, di ba siyempre hindi? Kamara! At ang Senado, nagtingang kawali rito. Ngayon, paano nga ba, ito ilan sa mga posibilidad lang ito po, ano? Kung paano dadayain ang machine. Ang machine per se, diba? Hindi marunong mandaya yan, pero ang program, application program na isasalpak mo riyan, na andun ang, yun ang kargado ng pandaraya. Ano po yung tinutukoy ng non-fair na data? Gusto po nilang magkaroon sila ng access sa data. San ano yung data na yun? Eh, data, mga kalayang kayo manggikapwa soberano, ay mga files na posibleng nandun sa hard disk ng computer, ha, nakalagak o kaya'y sa SD card. SD memory card. Ang ganito lang kalaki, oh. Ha? Kita nyo yan. Ito, 16 gigabytes, so ito. Merong 64, merong pang 120 plus na mas malaki ang storage capacity. Ano ang nilalaman nitong pansinin po ninyo, ha? Yung pong vote counting machine sa mga demo ng mga taga-COMELEC, hanggat hindi mo sinasalpak itong SD, hindi gagana. Sapagkat, ang meron nandoon sa computer na yun, no, ha? Yung source code. Yeah. Ano yung source code na yun? Na lagi nilang pinakikita, bla bla bla. Ay, computer language lang po yun. Hindi yun executable code. Pero, importanteng malaman mo kung ano ang source code ng isang computer para makagawa ka ng executable code, o ang tawag yan, application code or application software. Ang tawag yan, eh. Diba? Kamukha rin ba ng laptop mo o computer desktop mo, no, ha? Hanggang walang hindi mo sinasalpakan niya ng either Windows, yan yung application software, eh. O ano pa yung isa, yung Apple, Steve Jobs. Hindi gagana yung laptop mo. So, ganun din po yung computer na vote counting machine ang tawag. Now, dito, sa maliit na SD card na ito, mga kalayang kayo manggi, dyan nakalagay ang data na gustong masilip ng COMELEC. Pasilip naman. Para, kasi, na kanilang napag-alaman na itong SD card, no, nandiyan lahat na ng data, kung ano yung mga pumasok na boto, paano binilang yung mga balota, yung picture ng balota na andito, at kung kailan siya nag-transmit o kailan hindi nag-transmit, pati yung mga pagpapanood ng mga technician sa mga pornographic website naka-store sa data na ito. Kalain mo yun, naka-store sa data na ito. Ay, so, yun ang gusto mo. Pero teka muna. Yung pornographic website, palagay ko na pinanunod, parang hindi ka paniniwala yun. Bakit ito kanyo? Ito, ang meron lang na ito, access siya sa
mga cellphone na sites o signal, di ba? Cellphone signal lang. Eh bago ka maka-access doon sa mga websites ng pornographic websites, kailangan meron kang internet connection. Eh wala naman itong internet connection. Di ba? At saka yung screen, I don't know, Picos machine, kung magagamit nila screen para doon sa mga pornographic films. Oh, medyo may kalabuan, no? Pero, ang mahalaga, nandito po yung, ito yung utak ng computer, lalo na yung application code. At yung application code, kung kargado yun, halimbawa, isa sa pwedeng gawin ng programmer, pinaprogram lang yan eh, diba? Pagkatapos ng 10 boto para kay boy, ibilang mo ang mga sumunod na boto kay girl. Pwede yun. Pwede yun. O kaya, naka-store na rito, yung may folder na rito na election result. Alam naman natin, na alam na ang Timano ng COMELEC kung ilan, kung ilan ang botante sa bawat Picos machine or vote counting machine. Alam mo yun, 200. So, pwede na lang i-pre-program yun. Yan ba? Ano ba prueba natin na ginagawa nila yun? Hindi ko naman sinasabing, ayan ang gagawin nila ngayon. Pero isa yan sa pwedeng gawin. Case in point. Yung aming party list noon, ha? Alyansa ng media at showbiz. Kailan ba tumakbo yun? 2016 ba tumakbo yun? Lagay ko. Now, 2013 yata. 2013 and 2016. Basta dalawang magkasunod yun. Anyway, doon sa mga lugar na may boto ang alyansa ng media showbiz. Pare-pareho. 300 votes. 300 votes. Sa mga walang boto, ang pa-alyansa, pare-pareho din. Zero. Naku po naman. Ha? Ayan ang tinatawag na commonsensically impossible. Paano nangyayaring ganun? O, di ba? So, malinaw po yun. Na, kumbaga, circumstantial evidence na may dayaan na nangyayari sa loob ng makina. Kung, yun nga, pwedeng gawin, maglagay ka ng isang file dyan, limbawa, pangalan niya. Ang file name ay result. Diba? File name, result. Sa folder yon. Tapos, may instruction doon sa program, ha, na kapag pinindot ang send, sabihin, magpapadala na electronically ng resulta doon sa server, no, ha? Ang ipadala mo ay itong file name na results. Di tapos na boxing. Ano po ba? Paano? Masisilip mo ba sa loob na yun? Di po. Bakit ayaw ng COMELEC ang hybrid? Samantalang, bago pa tayo nagka-automated election, wala naman masyadong problema sa dayaan sa presinto, sa polling centers. At kung meron man, madali itong magawa ng paraan kasi i-isolate mo lang siya eh. At, pabutuhin ulit yung tao. Barangay Veterans Village. Nagkaroon ng snatching riyan. O nagkaroon ng blackout. Nagkaroon malawakang dayaan. Pabutuhin mo ang lahat ng taga Project 7. Pero kung sa isang presinto lang, sa isang voting machine lang voting precinct lang nagkaroon ng dayaan, di yung voting precinct lang ang pabutuhin uli. So, madaling gawa ng paraan, ayaw ng COMELEC packet. So, yan na naman, circumstantial evidence. Diba? Sabi nga sa duck test, if it walks like a duck, quacks like a duck, swim like a duck, it
must be a duck. Hindi po ba? At ni walang rekomendasyon na ginagawa ang COMELEC kasi ang kanilang mga palusot. Nasa batas eh. Hindi namin pwedeng baguhin yung batas eh. E ba't di sila gumagawa ng rekomendasyon? Ganong nakita naman nila. Ha? Nakita naman nila na may diferensya talaga ang sistema. Di ba ganun lang po kasimple? Ngayon, random manual audit ang antidote sa focus tikos, mga kalayang kayo manggi. Wala pong kadudadudal yan. Ho? At random manual audit na tumpak at tama, swakto. Halimbawa, bawat polling centers, ha? Tatlong vote counting machine o PICOS machine ang i-audit. At ang proseso, random ang selection. Lahat ng mga number, bigyan ng number, no? Precinct number, cluster precinct number, blah, 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 blah. Lagay sa papel, ibilot, tapos haluin at bumunot ng tatlo. Kami nasa Saudi para walang dayaan ang bunutan. Binubunot isa-isa kasi mamaya yung bubunot may nakatago na rito. Alam mo ba? May nakatago na. Oho. At yun ang pag, kunyari, bubunot pa. O kaya pag nagpaparapol kami noong araw sa Saudi, isa-isang binubunot ang mga pangalan o kasali ng rapol. Yung pinakahuli, ang wagi. Cuentas claras, walang daya. Anyway. So yan ang gawin natin dito. Pagkatapos ng halalan, nakapagpadala na. Nakapagpadala na ng resulta. Ano tawag yan? Automatically. Transmitted na resulta. Ngayon, palabunutan para mapili yung tatlo na i-audit. Okay? So, bawa cluster precinct 1 to 3. Meron kang dalawang monitor yan. May laptop ka rito. May CCTV doon sa nagbabasa. Nagbabasa ng balota sa isa. Para walang, hindi na tataas yung, hindi na tutungtong sa bangko yung mga watchers. Kahit nakaupo lang, nakikita nila yung binabasa. At nakikita nila yung tally board. So, cuentas claras. Ano po? Pagkatapos ng buong proseso, titingnan ngayon yung boto na ipinadala ng PICOS machine o vote counting machine, ikukumpara doon sa na random manual audit. Sa ganong sistema, mahirap po makapagpalusot. Pero ano nga ba ang sistemang ginagawa ng COMELEC sa kanilang resolusyon? May resolusyon pa silang nalalaman eh. Ang random manual audit ng COMELEC sa bawat distrito, district ka, isang vote counting machine na. Di ba? Nagpapatawa itong mga ito. Halimbawa, Maynila. Ang Maynila, ilan ba ang distrito sa Maynila? Anim kung hindi ako nagkakamali. Lahat kabuuan bilang ng i-deliver kahapon sa Maynila ay 1,500 plus something, no? Sa anim na distrito ng Maynila. Isipin mo yun, ang imamanual ang audit mo lang ay anim dito sa gusto mangyari ng COMELEC, anim lang. At hindi pa antimano pagkatapos ng transmisyon. Ha? Electronically doon sa website ng machine. Hindi pa. Kinabukasan pa. Ay, hindi na kinabukasan pala. Pag-a-anonsyo nila kung ano yung mga clustered precinct, no, ha? Ang i-audit, ano,
nung araw ng eleksyon, bandang alas 2 yata ng hapon kung hindi ko nagkakamali. Pero yung pag-iipon, pangangalap ng mga mabalota, pati yung vote counting machine, kinabukasan pa. At iipunin pa yon doon sa kanilang center, random RMAC, random manual audit centers, isang lugar lang, sa buong bansa. Biro mo, aabot na siyam-siyam yun, iipunin mo pa eh, bago umpisan yung pag-audit. Oh, itong susi dyan. Ang pagpipili na gagawin, anong mga vote counting machine, sila din nakakaalam. Hindi, walang transparency. Hindi ko naman sinasabi na dadayain nila ang proseso. Pero malamang, dadayain. Malamang yun para sa akin. Well, ganun din malamang ang iniisip ninyo. So, wala ding kwenta, aksaya lang sa kwarta, ha? Aksaya lang sa pagod itong random manual audit na gustong mangyari ng Comelec. Again, ito na naman ay isang ebidensya. Ano ba yung sinasabi ko? Malinaw ito na batayan. Circumstantial evidence na may balak nga silang dayain na naman ang halaman. Pero ako daw kayo, ano ho? Kahapon, nagmistulang mga abogado at mga prosecutor at judge na rin, rolled into one, itong si Senador Soto at Lacson. Ang pinag-uusapan po dito ay yung Bicoy video, ang totoong narco list at totoong war on drugs, ang sinasabi ni Bicoy. Kung saan itinuturo niya si Paolo Duterte, sino pa? Si iba pa, si Kitty Duterte nakasama, pati ang Pangulong Duterte kasama doon sa mga patron. And dati ang patron ay sina Pinoy and Company. Pero ano, alam nyo, personal ko lang na opinion na naman ito. Yung pagiging patron, ay totoo talaga yun. Yung sindikato ng droga, parang waiting yan eh. Hindi yan mamamayagpag sa bansa pagka walang patron, padrino. Eh ano ba meron tayo, di ba? Patronage politics. So kung sino yung presidente, suhulan mo. Usually, hindi nakakarating yan sa presidente. Siyempre, may mga bagman yan sila. Malamang si Ochoa ang right-hand man ni Pangulong Pinoy nung araw. So malamang si Ochoa ang kausap. Di po ba? Ngayon, ang aking kwalrian sa pantaha, hindi alam ni Pinoy. Pero posible ding alam niya. At posible ding may party siya. Si Leila de Lima, posible ding nabukulan lang. Posible din na tumatanggap talaga siya ng payola. Ang waiting may payola eh. Eh, droga, bakit walang payola? Eh, lahat naman may payola. Eh, pati nga mga nightclubs dito nagpapalabas ng mga sexy dancers, may payola yan eh. Diba? Pati yung mga jeepney sa Quiapo, may payola. Oh. Eh, sa drug pa na, illegal drugs pa na billion-billion taon-taon na kinikita nila. Di po ba? Eh so, pagka inabugaduan nila, di siyempre masama na loob ng mga Pilipino. Meron kami na karapatan na malaman kung si Bicoy ba ay talagang totoo na. Siyempre, membro ng sindikato, sabi nga ng iba eh. Membro ng sindikato yun eh. Diba? So, may laman ang mga sasabihin noon. Huwag mo hanapan ng magandang asal. Eh, membro ng sindikato eh.
Tapos hanapan mo ng magandang asal, sasabihin mo, ay hindi na natin ito paniniwalaan, walang kredibilidad ito. May mga kaso, nakulong pa ito sa kasong estapa, bla bla bla. Eh, membro nga sa sindikato eh. Tapos hanapan mo ng magandang asal. Ano ka ba naman? Soto, Lacson. Nakikita talaga ang kulay ninyo. Ngayon, kung inaakala nyo na nakakatulong kayo kay Pangulong Digong, abay malamang magkakamali kayo. Sapagkat lalo na nagagalit ang mga ang sambayan ng Pilipino sa pinagagawa nyo. Napagtatakip. At kung sakasakali, nadayain pa rin, maghukos-pikos pa rin sa darating na Lunes, lalo magagalit ang mga ang sambayan ng Pilipino niyan. Bali ba, mabilis na ngayon ang impormasyon, may internet, may Facebook, may Twitter, may Instagram, may text. Kaya hindi nyo na po pwedeng panatilihin ang mga soberanong Pilipino sa kadiliman, sa dilim. At lalong hindi nyo na maaaring busalan ang mga Pilipino kasi hindi na kami silent majority ngayon. May boses na ang bawat Pilipino. Sino naman? Paalala lang yan sa mga taong may tamang limot. Okay. So, dito po muna natin palatutunan sa araw ng gabi na ito. Kikilatis po. Ayun, lagi nakandang maglingkod. Ang inyong abang lingkod. Ang inyong kapwa soberano. At muli-muli ang aking paanyaya sa inyo. Sana'y seryosuhin po natin ang juror revolusyon. Juror revolusyon. Isang sagradong boto mo para ma-empower ka mismo bilang hurado sa trial by jury na mismong ang Panginoon ang nagturo sa sanlibutan ng kahalagahan nito. Trial by jury. Gusto ko, juror ka. God bless us all. God bless. God bless. Kita kids. Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko.